Hello po mga ka-PTV, maligayang ang pagbabalik po sa ating channel at welcome back na naman po sa ating lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang update vision sa totoong nangyari sa pagkawala ni Jovelyn Galiano at Jay Costura. Nagsalita na? Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. Itong susunod din yung papakinggan ay walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Di pa din natatagpuan ang nawawalang 22 anyos na babae na si Jovelyn Galiano. Madami na ang mga tumulong para mahanap siya. Andyan na si na idol Raffy Tulfo, itinampok din ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho at marami bang ibang mga otoridad. Sa nakaraang video ay ating naitampok ang pagbabasa ng baraha ni Jessie Dagasdas sa nakita niyang vision sa nangyari kay Jovelyn. Kaya madami ang nagulat sa mga revelasyon niya. Tatalakayin din natin kung ano ang ipinakita ng baraha kay Jay Costura tungkol sa kaso na ito. Nabanggit na po natin sa nakaraang video na dapat ay lumapit ang pamilya ni Jovelyn kay Jay bago niya ito gawin kasi ayaw naman niyang makisawsaw sa issue. Kaya naman ay madami sa mga netizens ang nagtatag sa pamilya ni Jovelyn dito. Kaya ang kapatid ni Jovelyn ay lumapit na kay Jay Costura at ikinagulat nating lahat ang kanyang revelasyon. Magkakatugma kaya ang mga hula nila? Aalamin natin yan sa ilang saglit lamang. Punta naman po tayo sa vision ni Jay Costura. Sa namangit po natin ay lumapit na nga ang itong kapatid ni Jovelyn Galiano kay Jay Costura para humingi ng tulong sa kanyang nawawalang kapatid. Hindi kasi pwede na magbasa ng baraha si Jay na walang pahintulot sa pamilya ng biktima. At kailangan ni Jay na isang bagay na pagmamayari ni Jovelyn. Based sa mga ipinakita na baraha ay may pagkakahawig ito sa mga reading ni Jesse Dagasdas noong nakaraang video po natin at sa reading ni Ilusyon. Ayon kasi kay Jay ay ang naging mastermind o nasa likod nitong pangyayari ay isang sindikato. Ang ibig sabihin ay makapangyarihan na tao ang involved dito at ito ay ipinakita sa baraha na king na ang ibig sabihin ay isang older person. Na same sa reading din ni Ilusyon. Dagdag pa ni Jay na malino sa kanyang baraha na nakalabas talaga sa mall si Jovelyn at may ipinaamoy lang sa kanya para siya ay mawalan ng malay. Pero ang magandang balita naman ay buhay pa daw itong si Jovelyn at hawak pa ito ng mga sindikato. Kung mapapansin mo natin ay magkakapareho ang mga detalye ng mga nakikita ng mga tatlong manghuhula na ito na may makapangyarihan na taong involved sa kaso na ito. Kumbaga, may isang sindikato. Pero ang pagkakaiba lang sa dalawang manghuhula na sina Jessie at Ilusyon ay patay na si Jovelyn. Ngunit kay Jay Costura ay buhay pa po ito. Kaya dito talaga nabuhayan ng loob ang pamilya ni Jovelyn na makakasama pa nila ang kanilang kapatid. Kayo po mga ka-PTV, ano po sa tingin ninyo? Totoo kaya na dinukot ng sindikato itong si Jovelyn kasi tatlong manghuhula na ang nagsabi nito at pare-pareho sila ng mga nakikita? Buhay pa kaya itong si Jovelyn kagaya ng nakikita ni Jay Costura o ito naman ay sumakabilang buhay na ayon naman sa nakikita ng baraha ni Jessie at ni Ilusyon? Sino-sino kaya ang mga makapangyarihan ng mga tao na ito ang dumukot sa kanya at ano ang kanilang dahilan sa pagdukot sa dalaga? Paki-comment down below na lang po para po ating matalakay. Kung ano man yon ay tulungan na lang po natin na ipagdasal ang sitwasyon ni Jovelyn na iadya siya sa lahat ng kapahamakan at tulungan din natin na ipagdasal ang kanyang pamilya na malagpasan ang pagsubok na ito at huwag sila bumitaw sa kanilang pananampalataya sa ating may kapal. Kung ano man ang mangyari, may rason ang Diyos sa lahat. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Mahal na mahal niya po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Espiritong Banal,
punuin mo ang mga puso ng sangkatauhan ng iyong umaapoy na pagmamahal. Huwag mong hayaang mawala sila sa landas at iadya mo sila sa lahat ng kapahamakan. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat and stay safe po.